po sa lahat. Sa video na ito, tatalakayin natin ang Section 13 ng Republic Act 11058 at ng implementing rules and regulations nito. Ang Section 13 ay tungkol sa Komite sa Kaligtasan at Pangkalusugan ng Trabaho o ang OSH Committee. Upang matiyak na ang programang pangkaligtasan at pangkalusugan ay sinusunod at ipinatutupad, isang komite para sa kaligtasan at pangkalusugan ay aayos sa mga sakop na lugar ng trabaho. Para sa establisimiento may mas mababa sa 10 manggagawa. At para sa may mababa ang peligro o low risk na mga establisimiento na may 10 hanggang 50 manggagawa. Ang Safety Officer 1 ay magtatatag ng isang komite ng OSH na binubuo ng mga sumusunod. Chairperson ay ang may-ari ng kumpanya o manager. Secretary ay ang Safety Officer. At miyembro ay kahit isang manggagawa, mas mabuti na miyembro ng union kung organisado. Ang Safety Officer ay maaari ding ang may-ari, tagapamahala o kanyang itinalagang kinatawan. Ang may-ari ng kumpanya, manager o isa sa mga manggagawa ng kumpanya ay mag-undergo ng pagsasanay sa pangunang lunas o first aid training mula sa Philippine Red Cross o iba pang kinikilalang institusyon ng DOL tulad ng Bureau of Fire Protection, Department of Health at TESDA Accredited First Aider Training Provider. Para sa medium to high risk na mga establisimiento na may 10 hanggang 50 manggagawa, at low to high risk na establisimiento na may 51 manggagawa at higit pa. Ang komite ng OSH ng sakop na lugar ng trabaho ay binubuo ng mga sumusunod. Ex officio chairperson ay ang employer o kanyang kinatawan. Secretary ay ang safety officer ng lugar ng trabaho. Mga ex officiong miyembro ay ang first aider, occupational health nurse, at ang occupational health physician kung mayroon. Para sa mga kasapi, mga safety officers na kumakatawan sa kontratista o subcontractor, at mga kinatawan ng mga manggagawa na magmumula sa union, kung ang mga manggagawa ay organisado, o mga nahalal na manggagawa sa pamamagitan ng simpleng boto ng karamihan, kung hindi sila organisado. Ang komite ng OSH ay dapat magplano, bumuo, magbabantay at magsubaybay sa pagpapatupad ng programa ng OSH. Para sa 2 o higit pang mga establisimiento na nakalagay sa ilalim ng isang gusali o complex kabilang ang mga mall. Kapag ang 2 o higit pang mga establisimiento ay nakalagay sa ilalim ng isang gusali o complex, ang OSH Committee na nakaayos sa bawat lugar ng trabaho ay bubuo sa kanilang sarili sa isang magkasamang komite ng koordinasyon upang magplano na magpatupad ng mga programa at aktibidad hinggil sa lahat ng mga pamayanan. Ang magkasamang komite ay binubuo ng mga sumusunod. Ang chairperson ay ang may-ari ng gusali o ang kanyang kinatawan tulad ng building administrator. Ang kalihim ay ang safety officer ng gusali o complex na tinalaga ng chairperson. Para sa mga kasapi, maaring 2 safety officer mula sa 2 establisimiento. At 2 manggagawa mula sa 2 establisimiento, ang isa ay maaring isang miyembro ng union kung organisado. Dapat tiyakin ng tagapangasiwa ng gusali na ang magkasanib na komite ay magsumite ng mga plano sa organisasyon at minuto ng mga pagpupulong o minutes ng meeting sa tanggapan ng rehiyon ng DOL. That's it po para sa Section 13 ang pagtatag ng OSH Committee sa mga establisimiento.